lahat ng bago dito sa aking vlog or dito sa aking YouTube channel or dito sa aking Facebook Live. Kung ikaw ay bago at ayaw mong nakakarinig ng mga salitang hindi ka nais-nais, kagaya ng putang ina mo, bobo ka, tarantado ka, uki ng ina ka, leche ka, punyeta ka, isa lang ang ibig sabihin yan, hindi ka welcome dito sa aking channel. Ha? Kung ayaw mong masabihan na isang putang ina mo, layas! Okay, ulitin natin. Paalala sa lahat ng bago dito sa aking vlog or dito sa aking YouTube channel or dito sa aking Facebook Live, kung ikaw ay bago at ayaw mong nakakarinig ng mga salitang hindi ka nais-nais, kagaya ng putang ina mo, bobo ka, tarantado ka, uki ng ina ka, leche ka, punyeta ka, isa lang ang ibig sabihin yan, hindi ka welcome dito sa aking channel. Ha? Kung ayaw mong masabihan na isang putang ina mo, layas! Okay. Share-share tayo, guys! Araw pa rin ang Sunday, January 10, 2021. Cheating! Nagsalita ang Pangulo. Balak niyang tanggalin ang lahat ng mga party list. Yung mga sinasabing ano ba yung party list? Yung sinasabing halimbawa, ikaw ay isang security guard. Oo. Tatayo ko ng party list. Nasa samahan ng mga security guard. Parang ito po, ha? Parang ang katarantaduhan kasi. Na kung saan naging security guard ba si Mikey Arroyo? Hindi po ba naging representative siya ng Congress? At ngayon ay congressman pa rin siya. Si Mikey Arroyo, congressman ng District of ng Pampanga siya ngayon. District ng Pampanga siya. Kung hindi ako nagkakamali, parang pinalitan niya yung kanyang mother na dating Pangulo, dating House Speaker, dating Senadora, naging Vice President, naging Pangulo, at naging congresswoman ngayon. Yun ang pinalitan ni Mikey Arroyo. Na kung saan, bago naging politiko si Mikey Arroyo, kung natatandaan ninyo, naging
representative yan ng under ng isang party list. Ano yung party list niya? Yung tungkol dun sa samahan ng mga security guard. Si Mikey Arroyo ba naging security guard sa talambuhay niya? Hindi ba? Hindi ho. Sa pelikula, oo. Iba naman ang pelikula eh. Di ba? Naging security guard si Mikey Arroyo. Gamit ang party list. Representative siya daw ay kinatawan ng mga security guard sa Pilipinas noon. Eh, hindi naman siya naging security guard, di ba? Meron pang party list dyan. Marino! Oo. Na kung saan ang Marino ay hindi naman naging... Kundi ako nagkakamali, hindi naman yung naging ano eh. Marine eh. Hindi naman naging seaman. Pero isa sa pinakamayaman na congressman sa party list. Di ba? Mga mig... Kung sinasabi nila, isamahan daw ng mga maralatit, mga maralita. Alam niyo, sa totoo lang, sayang ang sahod na, ang pinapasahod natin sa kanila. Sayang yung binibigay na pondo sa kanila. Kasi, kung magkakaroon pa tayo ng party list na sinasabing kinatawan ng mga mahihirap, mga kapuspalad, ay putang ina, isang kagaguhan lang po yan. Sasabihin nila, ikaw ay kapuspalad? Boses ka ng mahirap sa kongreso? Katarantaduhan yan. Naniniwala pa ba kayo na ikaw isang kahit isang duka? Meron tatakbong grupo na party list at sasabihin, kinatawa namin yan sa kongreso, mga mahihirap. Putang ina, yung kinatawa natin to sa kongreso, yumaman ng yumaman. Di ba? Yumaman na yumaman. Ano ang silbi po ng mga congressman? Bawat distrito. May mga kongres... Matanda ba? Yeah. Sige. Hindi, may bata. Sino tawag ng tawag? Ngayon, ang sinasabi ng mga party list, tumutulong daw sa mga kababayan natin. Kaya na lang nito, probinsyano, di ba? Senior citizen, di ba? Nasaan yung mga senior citizen? Pinahihirapan yung iba, di ba? Ngayon, namatay na yung isa. Kagaya na lang po nito, mawalang galang na, meron na sa congressman dati. Meron nagpapatulong sa akin na congressman, isang matanda, senior citizen dito. Inilapit ko mismo kay Congressman Dator. Kay Congressman Francisco Dator. Ngayon patay na yung mama. May conversation pa kami sa Facebook noon. Sabi ko, "Kong, mayroong gustong lumapit po sa iyo, taga rito sa Baguio." Hindi niya tinulungan. Representative 'yon ng party list. Pero patay na yung mama na yon, itong congressman na to. Yung taong ninilalapit ko sa kanya, buhay na buhay pa ngayon, yung matanda. Buhay na buhay pa. O bakit yun, hindi natulungan? O ayan o, may PBA pa. O tama, di ba? May mga atleta. O di ba? Sinong kinatawan dyan? Pacquiao pa rin. O di ba? O. Ano bang silbi ng party list? Kasi, hindi natin kailangan ng party list eh. Meron tayong mga congressman bawat distrito. Kagaya ng Baguio, Lone District. Oh, may congressman dito, ang pangalan Mark Go. Oh. Sa Benguet, may congressman. Pero patay na yung congressman diyan, si Manong Nestor Pongwan. Ang pumalit OIC. Yung party list din, AXIS na si Eric Yap, na kung saan nasangkot pa. Sa Payola. Di ba? Nasangkot pa, pinangalanan pa ni Pangulong Duterte yan, si Eric Yap. Pero ang sabi ko nga, hindi ako sure kung totoo ba na talagang sangkot si Congressman Eric Yap. Kasi baka mamaya, may mga tauhan niya sa baba na tumatanggap ng payola, pero siya hindi siya tumatanggap, yung mga maaari, yung mga tao niya. Bakit nasama ang pangalan? Kagaya na lang nung Congresswoman ng Quezon Province, si Cherry Tan. O doktor yun eh. Ang asawa ng kontraktor, nasangkot din. Kagaya ng Ipugaw, si Bagilat, nasangkot din. Meron tayo, tama na yung mga congressman na may district lang, hindi na kailangan ng party list. Anak ng putya, ano bang silbi ng party list? Para saan ba yan? Di ba? Marginalize? Tangina, ginagamit lang naman ng mga party list yung mga sinasabing kinatawan. Anong silbi ng mga kinatawan sa bawat distrito?
Kung daw nagkakamali, ang bilang ng congressman, masama higit 200. Di ba? Kaya, tama lang ang sinabi ng Pangulo na tanggalin na ang lahat ng party list. Huwag nang isama. Kasi po, ang nangyayari dyan, yung mga congressman na may distrito, yung mga may distritong congressman, pag tapos na ang term nila, ang pinapapalit nila, asawa, anak. Ngayon sila naman tatakbo sa pagka-party list. Kasi ang party list po, madali lang kumuha ng boto eh. Kung hindi po ako nagkakamali, makakuha ka lang ng 250,000 vote, party list ka na eh. Di ba? Party list ka na. Oh. Ngayon, madaling kumuha ng boto ng party list. Pero nagagamit ho lang yan sa katiwalian. Di ba? Diyan nagsisimula ang ito na lang, ang budget ng Kongreso para sa mga legit na congressman na bawat distrito na pababayaan. Kasi nga, napupunta pa ang budget doon sa mga party list. Di ba? Doon pa napupunta. Meron pang magdalo, dyan pa yung mga komunistang grupo ng party list. Na lantara naman, na alam naman natin, alam ng taong bayan, na dikit sa mga NPA, pero deny pa ng deny. Oh, hanggat maaari, huwag nang tanggalin na. Kaya nga ako guys, yung party list ko, na chupa bay, tatanggalin ko na yan eh. Hindi ko na itutuloy yung pagkandidato ko sa party list ko. Tangina, asan ba yung pang-party list ko? May party list ako eh. Nasaan na ba yun? Ito. Chupa. Oh, chupa-chup. Yan. Yung party list ko, hindi ko na po itutuloy. Yan. Dahil sabi nga ng Pangulo, hindi niya napapaano. Gagawa niya ng paraan. And okay lang. Papurnada yung pagpupuko sa pagka-party list ko. Okay lang. Meron na kung kailangan. Tatanggalin ko na yung party list ko na yan. Baka lalo lang magulo ang buhay ko pag nasa kongreso ako. Magchupa-chupa na lang ako sa mga part-part dyan. Magchupa-chupa na lang tayo. Wala nang chupa, party list. Mukhang tatanggalin na ang chupa, party list. Magchupa-chupa na lang tayo sa kanto, sa tabi-tabi. Itong ating sininyo, sa gabi ay ninyo. Yeah. Upang lumaban, may pusong dalaga. Yeah. Malasakit sa bayan. Ito po mga guys, ha. Ngayon, bagong taon tayo ngayon. 2021. Ha? Simula ngayon, start na ako sa pagbablog. Back to normal na ako. Balik politiko na ako sa pamumulitika. Balik na ako sa usapin, medyo pinag-uusapan. Stop na ako sa usapin, FLM. Stop na po ako dyan. Okay? Total, nung mulang nagbablog ako na kung saan nagsasalita ako laban sa mga taong bumabakbak kay FLM, niyari nang niyari ako sa social media. Hindi rin ako tinantanan ng mga putang ina na mga yan. But starting today, January 10, ako'y sarado na sa usapin FLM. But, ang aking pagiging magkaibigan namin ni Francis Leo Marcos ay hindi ko po yun pinuputol. Magkaibigan kami ni FLM, hindi pa po napuputol ang pagiging magkaibigan namin. Hanggat, ngayon po, kasi may mga kumusap sa akin, family ko rin, na mulang binakbakan ko yung mga kaaway ni FLM, hindi ako tinantanan ng mga isyo na kung saan dinikit ang dinikit ako doon. Ngayon, pinag-isipan kong mabuti ito. Ngayon, ang sabi ko naman sa mga matatanda na, sige, stop na ako dyan. Tama na yung politika lang parating, yun naman talaga ang buhay ko eh. Puro politika. Sabi kong ganun. Starting po ngayon, hindi na po ako aakyat sa kahit anong LS ng FLM. Hindi na. Pero uulitin ko po, ang suporta ko po kay Francis Leo Marcos, mananatili. Ang tiwala ko kay FLM, mananatili.
Ang pagiging pagkaibigan namin ni FNM ay hindi po mawawala yun. Dahil si FNM hindi naman nawala, hindi naman kami nag-away, naging maayos ang pagtingin sa akin ni Francis Leo Marcos at ako'y saludo sa kanya. Dahil naman ang problema naman ni FNM ay nasa korte na yan, pinag-uusapan na ng mga abogado niya yan, pabayaan ko na ang abogado ni FNM kung ano ang diskarte doon. Total, may mga kapatid naman tayo dyan, ng mga vlogger, na patuloy na sumusuporta kay FNM. Kayo na po ang bahala kay FNM kung paano idepensa sa social media. But ako, ang buhay ko talaga ay buhay dito sa social media, pampolitika ako, pambibwisit sa politika. Kasi may mga DDS din kasi na anti-FNM na naging kaaway ko rin eh, na naging kaibigan ko, na naging kaaway. Kaya, simula ho ngayon, hindi na po ako aakyat doon. At kung pwede po guys, kung may mga issue po kayo kay FNM na itatag nyo sa akin, huwag nyo na pong itag. Please lang, huwag nyo lang itatag sa akin. Okay? Huwag nyo na pong itag at ibablock ko lang po kayo. Promise po yan. Huwag na po kayong magtag sa akin na kung ano man ang issue about kay FNM, negative, positive, support kay FNM or anti-FNM, huwag nyo na pong itinatag sa wall ko yan. Okay? Dahil ibablock ko po kayo. Okay? Yun po ang usapan natin guys. Uulitin ko po, ang pagiging patahimik ko na sa usapin kay FLM, hindi po yun ibig sabihin na nawawala ang pagsuporta ko sa kanya. Kaibigan ko si FLM, mabuti siyang kaibigan, wala siyang pinakitang masama sa akin, wala siyang pinakitang hindi maganda. Labas dito kung ano man ang kaso niya. Kaya huwag nyo na pong itatag sa akin kung ano man ang issue about FLM. Pasensya na po. Pero yung mga supporter ni FLM, na mga vlogger, mga kaibigan ko kayo. Kaibigan ko kayo. Suporta ako sa inyo, pero irespeto nyo rin yung opinion ko na ako'y mananahimik na. Okay? Kasi ngayon, nawawala na ako eh. Doon sa isyung talagang ginagawa ko dati eh. Yung political issue talagang trip ko eh, hindi yung isang, kasi nung ano eh, parating FLM na lang ako eh. Alam naman ni FLM eh, na magkaibigan kami. Alam niya yun. Pero kung may babakbak sa akin na anti-FLM, kung ano-anong sasabihin sa akin, ay putang ina mo, kung sino ka man hinayupa ka, hindi ko kayo titigilan, hindi ko kayo uurungan. Ha? Yun po, official ko na pong sinasabi na ako'y mananahimik na sa usapin FLM. But, kung sino mang kupal na gago, lalong-lalo na sa grupo ng anti-FLM, na gagawa-gawa ng kwento, manahimik kayong mga putang ina ninyo. Dahil ang paniniwala ko kay FLM ay hindi nawawala, hindi nabubura po yun at hindi magbabago. Suporta pa rin ako kay FLM. But, dito sa social media, yung pagkukuda ko, stop na ako kay FLM. Ha? Dahil ako naman po ay hindi naman ako vlogger ng FLM. Hindi po ako member ng FLM social media group. Magkakaibigan lang po kami. Sana, magrespetuhan na lang po tayo guys. Yun na lang po. Dahil ako naman eh, alam naman ni Ate Yama na pag masisela ng isyo, ay hindi ako nagtatanong sa kanya. Kahit naman kay Inay Merian, pag may mga masisela na isyo about FLM, ay hindi rin ako nagtatanong. Lalo na kay Attorney Johnny, kahit magka-Facebook kami ni Attorney Johnny, never akong nagtanong sa mga yan, kamusta na ba si FLM? Hindi ako nagtatanong ng ganun. Kaya guys, huwag nyo na po akong isama doon sa mga pagtag-tag-tag-tag-tag ninyo about FLM. Namomonitor ko naman po yan, nababasa ko naman po yan, at pinapanood ko naman po yan. Hindi na lang ako, siguro magko-comment-comment na lang ako, good morning, ganito, ganyan. Pero yung akyat po, starting today, hindi na po. Basta't sinasabi ko po, yung sinasabi kong mananahimik na ako sa issue ng FLM, hindi po yun ibig sabihin na ako'y kumakalas ng pagiging magkaibigan. Hindi po ganun. Ha? Kasi ang gusto ko lang, ibalik ko na yung dati kong pagbablog na puro political issue. Yung pambibwisit, pang-uulol, gusto ko nang ibalik yun. Ha? Yun ang gusto kong ibalik ngayon. Ha? Kasi marami na rin ako nasayang na oras na naging topic na nawili kasi ako kahakit-akit sa mga LS eh.
nawili po ako eh. Kaya ako eh, nagpapasalamat naman ako doon sa mga grupo ng FLM Vlogger. Kaya paano eh, medyo natuto ako yung sinasabi ng monetize. O eh, ano ka na, ganito ka na. Natuto na ako dyan, yung palapag, palapag. Natuto na ako dyan. O kaya, thank you doon sa lahat ng FLM. Pero, yung pagiging magkakaibigan natin, hindi nawawala yan. Ha? Hindi nawawala yan. Lalong-lalo na dyan kila Jake Garcia, kay Jake Magnus, kila Jesse Brown Squad, kila Carlo, kila Mother Yama, kila Top One, magkakaibigan pa rin kami ng mga yan. Hindi naman ako yung porke na nahimik, eh, magiging anti-FLM. Hindi po ako nagiging anti. Pro-FLM pa rin ako, but sa issue lang sa social media, silent na po ako. Okay? Yun na po ang huling topic ko about FLM. Hindi po nawawala ang aking pagtitiwala kay FLM. Kasi katuwiran ko nga, sabi nga nung mga ibang kausap kong matatanda na kamag-anak ko na ninyo total nasa korte na yan. Pabayaan mo na ang mga abogado ni FLM. Ang papanong mag-alim, baka mamaya madamay ka pa dahil nga misan baka maitapik mo, maging ano pa yan. Eh syempre, kaya paano nakakatanda ang mga yan, mga tsahin, tsuhin, eh pakikinggan ko. Kaya paano, matatanda yan eh. Re-respetuhin ko yung mga opinion nila. Kaya guys, sana respetuhan lang tayo. Hindi po nawawala ang pag ano ko kay FLM, yung pag-suporta ko sa kanya. Nasa sa kanya pa rin. Nasaan na ba yung isang music ko na madalas na patugtugin ko? Nasaan na yun? Nasaan na yun? Ito na ang huli natin. Okay guys, basta't ulitin ko, mananatili akong kaibigan ni FLM. Hindi po ako nawawala sa kanyang, kasama pa rin siya sa aking dasal. Okay? Kung ano man ang masasabihin ng ano, ng bahala ng mga abogado niya ang dumiskarte. Tayo ay mga vlogger lamang. Okay? Hindi tayo ano, okay? Ako naman talaga, ang topic ko talaga politika. Kasi ang dami na rin yung nagme-message sa akin mga supporter ko, mga subscriber na, bakit ninyo parating FLM ka na lang? Di ba? Pangit naman. Kaya doon ako nila na ano yan eh. Doon nila ako nakuhanan sa pagiging butangero ko sa politika, ibabalik ko na po yun sa back to normal na tayo. Starting ngayon, hanggang bukas, tuloy-tuloy na po tayo ron. Okay? Yan. Kuya Terso, sige. Bakta. Kaya doon sa mga kalaban na FLM, utak ina ninyo sa mga kaaway ni Francis Leo Marcos. Lalo na yung mga dumamay sa akin doon, dinamay-damay pangalan ko, kinakina nyo. Hi friend Ray! Luzon dahil po sa corona, marami ang nagulat at wala nang magawa. Mga pagawaan at pabrika ay nagsara. Ating kapabayan nag-iisip at tuliro. Ang tanong sa sarili pagbayan ay paano sa sila kukuha. Kaling isusuko, paano ang araw-araw wala silang trabaho. At biglang tumating ang wari ko'y sugo. Alagad ng kabutihan may para sa akin at puso. Ito'y naging inspirasyon. Kumaran at Udelo, Francis Leo Marcos, ang idol ng Pilipino. One damn night at Camboy, at tinanggap ang amon, mayayaman.